Antoni Arevalo. Get ready for Capitan del Barrio with El Capitan Tony Arevalo. Mga barangay reports at situationers, barangay information tidbits, at mga bagay-bagay tungkol sa inyong mga barangay. Mula sa nawawalang panggana hanggang sa mga nawawalang asawa. Sagot yan ng inyong Capitan del Barrio, El Capitan Tony Arevalo, dito sa pinakamalaki at pinakamalawak na barangay sa buong Kapuluan. TCXL 558, Tatak Arimen. Radio mo nationwide. Capitan del Barrio, El Capitan Tony Arevalo. This is my country, Philippines. This is my country. This is my country, Philippines, my Philippines. I cannot stay away from here. I cannot leave here. Because I love my country, Philippines. This is my homeland, Philippines. This is my home. Okay, well, magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome sa ating Capitan del Barrio Saturday Edition. Ang iyong lingkod, Tony Arevalo, yung mga kasama hanggang alas 6 tayo ng evening tonight, mga barangay. Siyempre, with a woman of wisdom, Tita Corazon Alma de Leon. Tita ko? Yes, good afternoon. Tony, kagagaling ko lang sa isang session dyan sa White Plains. Ano? At ito pala, alam mo na, ito yung demonstration ng Salad Master, We Change Life. Kaya ako naman interesado ko. Kasi maraming nagre-retire na ang inaasahan nilang pension, eh dapat matutong magnegosyo. Eh ako, of course, medyo big time ito kasi mahal talaga. Pero naniniwala ako na kung sakalit meron silang pagkakataon, ma-orient lang sila para sa tamang, kasi ito health and nutrition solution eh. At talagang kumbaga kaldero na hindi gumagamit ng mantika. Pero mapiprito mo yung fried chicken mo. Parang kahanga-nga. And then Salad Master na makikita mo na yung madudurog mo yung yung mga salad na very healthy. Parang sa akin, makakabawas sa sakit. Number one, kanina pinag-usapan natin sakit na wala nang pambayad yung nagpunta dito. Kaya ako, yung mga interesado po ay hindi po ako representative nito, pero sinabi ko lang na ang maitutulong natin ay yung mga magre-retire o retirees na gusto nila. Ha? Huwag lang retarded. Hindi. Kailangan marunong din kayo na kasi ino-orient paano magturo, paano mag-recruit, paano mag-ganon. Kaya, sales. Oo, sa sales. Kaya maganda dahil ang opisina, very convenient sa 118 Katipunan Avenue Extension, White Plains, katabi ng Lola Idang's dun sa Quezon City. Ako mismo, personal nagpunta para may balita ako na may pagkakataon yung mga nakikinig sa atin na kung interesado sila ay malaman lang, hindi naman ibig sabihin sila, pero natatanda ni Patrick nagkaroon ng presentation sa bahay ko ng paano gamitin ito at paano pwedeng kumita kung ikaw ay mag-endorse kikita ka, makaka-refer ka at matuto. So sa akin kasi palagi ko sinasabi, Tony, na mahalaga yung tinatawag nating hanap buhay sa barangay. Ang napasin mo ngayon, Tita Cora, ang mga mahihirap kinakain hamburger, ang mayayaman kamote. Yes. Napasin nyo? Oo. Baliktad na. O, sabah, kamote. Oo. Yung mga mahihirap hamburger, no? Tsaka Lucky Me, which would not donut. Be very lucky. Oo. Di ba yan ang kinakain eh, donut. Totoo yan. Yung mga super yaman, naku, dahon lang hinakain. Tsaka konting prutas. Tapos na dinner. Diba? Mga salad-salad. Mga dahon-dahon. Mga dahon-dahon. At saka maraming pang klaseng dahon. Kaligula. Ganyan, di ba?
Lechugas. But beyond all of this, I think it's education. Yes, yes. Health education and nutrition na we should really advocate. Kasi katulad nung dumating sa atin dito na may problema, of course, 85 years old na, no? Uh-huh. Ang ate ko din, 85 years old na. Wala, este, 85 na. Oo, 85 na rin, except that she has no eyesight. Kumbaga, bulag siya, kaya it's harder. Mm-hmm. Pero yung mga nasa ospital ngayon at sinabi ng doktor na wala nang magagawa, unang-una kailangan tanggapin ng ganung katotohanan, di ba? Mm-hmm. And therefore, pag sinabing iuwi na, ay iuwi na, pero may plano kung ano gagawin. Oh, may continuous plan ka talaga? Oo. Pero kailangan din, kasi there are no good patients, there are no good doctors, there are only good patients. Uh-huh, kaya tama. Kailangan makinig din tayo sa nasabi ng doktor na para maging mahusay ang takbo. Pero naunawaan ko na kung ang kailangan ng pera para mabayaran yun sa ospital, siyempre kailangan din tulungan. Uh-huh. Ako, bad patient ako eh. Hindi ka sumusunod sa mga doktor gano'n. Okay, Patrick, umali ka muna. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Patrick, umali po. At nandito na naman po tayo sa Saturday edition ng Kapitan Del Barrio. Ayan. Kapitan Del Barrio, El Capitan Tony Arevalo. Parang ako nun eh. Magpapa-oxygen lang ako eh. O, di ba? Sa emergency, papa-oxygen lang ako. Ganda pa ng pwesto ko eh. Mayamay, sabi ng doktor. O, hindi na pwede na mabas yan. ICU na yan. Ha? Ano sakit mo? Tsaka yung EMRI ka. CT scan ka. Wala namang makita. Wala namang makita. Binayaran mo kailang pera yun. Nako, pag napunta ka. Kailan ba yan? One time sumakit yung ulo ko. Parang tatlong araw yata ka, Tony. Napunta ako sa emergency room ng isang ospital. Kung ano-anong test yung ginawa sa akin, at the end of all those tests, binigyan lang ako ng pangsakit ng ulo. Lalo sumakit yung ulo ko sa laki ng bill ng emergency room. Yun ang problema mga barangay ko. No? And just like ako, yung humina yung puso ko, di ba? Yung iba kasi, nakikita ko iba pasyente ron, may sakit sa puso, hindi na nga makatayo eh. Oo. Di ba? E ako nagalakwatsa ako, ang ganda sa may labi, iniigot ko. Inaaway na ako ng mga nurse dahil hindi ka makita. Hindi ako makita. No? Nawala ako sa kwarto ko. At pag sa kwarto naman ako, nag-iisigaw naman ako. Kasi, claustrophobic ako, ayoko yung walang bintana eh. Mm. May mga ospital tayong ganyan. Oh, di ba? Kung i-ICU ko, walang bintana, mas talo ka nga mamamatay. Tama. Di ba? Ang gusto ko makita, puno. Mm. Di ba? Ako naman, nakikita ko na impatient talaga ako na makalabas. Kaka-admit lang sa akin, ang tanong ko kagad, kailan ako lalabas. Pares na yun ako. Di ba? Ah. Dahil iniisip ko, ang kagalingan ko ay nasa akin din eh. Oo. Gusto ko lang malaman, ano naging sakit ko, at bakit ako nagkaganon. Saka maramdaman naman yung pakiramdam mo eh, di ba? You know best. Oo. You know best. But at the same time, ang iba nagagalit kasi ikaw kasi, masyado kang nag-exert ng ano, masyado kang busy, masyado na. Eh sabi ko, pag hindi naman ako busy, paano naman ako kikita? Eh malaking mga gastusin. Tama po. Ayun. Okay, mga barangay ko. Yan po yung sa amin lang sinasabi. Dahil, ano yung pag tumatanda kayo, ang pinag-uusapan ngayon, gamot na. Maintenance. Nakawat na sila, Patrick. Bata pa itong mga to. Pero, mga barangay ko, huwag pa yung pakasigurado. Prone pa rin lahat. Mayroon pa lang mga 20 plus, 30 plus na ina-atake. Tama ka, Tony. Dahil sa lifestyle na rin yan eh. Uh-huh. Sa mga kinakain, sa mga pagpupuyat. Oo, Tony ka, parang hamburger kinakain mo. Okay. Si Patrick, ba'n yung look nung dumating? Sabi ko, kasi napansin ko, eh, huwag ka namang magpaputi ng buhok kasi bata ka pa. Akalain ng ano, baka akala lolo ka na. Eh, di po nung dumating, napansin, napakamura. Oh. 35 pesos daw lang na gastos niya. Doon sa pagpapakulay. Eh, ganun. Shampoo ka, Tony. Shampoo. Nag-top brand 2017 siya. Nabasa ko doon sa ano niya. Oh. Sa sachet. Kahapon kasi, nasarahan ako ng barbershop sa Galleria. Dumating ako 9 o'clock.
o'clock, eh, last call na pala, hanggang 10 lang yung mall eh. Sabi ko, sige, punta ako sa Mercury Drug. Sabi ko, tingin ako ng pangtina, ako na lang titira ng buhok ko para pag pagdating ko dito ngayon, eh, wala naman puting buhok. Nakita ko yung shampoo, sabi ko, ba, totoo ba to? 5 minutes lang daw, iitim na yung buhok mo. Maganda nga. Ah, maganda nga, oh. Umitim lahat ng buhok ko eh. 35 pesos per sachet nung shampoo. Ah, okay. Tumatagal yung ibigin ko si Kuya Dondon. Nagtina ng buhok pagpasok sa UNDB, namamagamata. Baka iba yung UNDB. Hindi talaga, you have to be very careful. Yes. Kasi baka akala mo itim ang buhok mo, eh umitim buong mukha mo pala. Tapos pumuti yung buhay. Ako kasi, di ba, nasa National Kidney and Transplant Institute ako as chairman ng Ethics Committee. Alam na alam ko kapag grabe na yung sakit kasi ang itim-itim na ng mukha. Mukha. Akala mo duhat ang mga mukha ng mga pasyente. Yung dialysis. Oo, dialysis. Ayun, nanday lang po. Capitan Del Barrio, El Capitan Tony Arevalo. Okay, mga kabarangay ko at sa ating mga tagapakinig. No, kanina, may walkout yung UP, di ba? Yung mga taga-PUP. Nako. Ayan. Parang wala naman masyadong sumama ka, Tony. Oo nga. Ano yung ako ang gobyerno? Yung mga nag-walkout na yun, naalasin ko sa scholarship. Totoo yan. Ah, nag-post nga ako sa Facebook one time, ka, Tony, no? Nakita ko may advertisement sila na walkout, big time walkout, something like that. Sabi ko, kung ako ang gobyerno, mas bibigyan ko ng pansin tsaka ng paningin yung mga walang pagkakataong mag-aral. Itong mga to, binibigyan mo ng pagkakataong mag-aral, walkout ng walkout. Basta mag-aral. Okay, hindi lang po ako lang ngigot si kasamang Kapitan Danny Ocampo, nasa linya natin. Pare ka, magandang gabi, magandang hapon. Hapon ka, Tony. Ayan, kasama ko Tita Cora at si Asik Patrick. Ha? Magandang hapon po, Kap. At nasabi na ano ko lang ito, Padre, na sa ating mga tagapakinig, na aktibo si Bubut Dino sa pag-ikot sa mga barangay. Pero, dito sa Metro Manila, napapansin natin, marami pa rin mga barangay chairman ang tinatawag natin na parang hirap silang i-perform yung kanilang trabaho. Di ba? Eh dati, lagi natin pinag-uusapan yan on air. Ngayon, ikaw hindi ka na kapitan ng barangay ngayon, lapitan ka naman. Lapitan ka. Pero sa experience, pare ko, sa mahabang panahon na paglilingkod mo sa barangay, okay, ano ang, bukod sa ginawa mo, ano natutunan mo? Marami akong natutunan. Bukod sa pag-ano ng ano, ng budget, pag-divert. Kasi nung budget, kasi, Katoni, nung panahon ko, budget lang namin, 3.4 eh. Oo. Nag-start ako sa 3.4, pero tama naman natin, nagamit naman natin ang tama, at natapos ang term ko na wala naman naging issue tungkol sa budget. Sa drug eradication, Padre, the number one priority natin matagal na, no? Hanggang ngayon continuous pa rin yan. Parang hirap ang gobyerno. Di ba? Oo. Pero sa barangay mo mismo noon, epektibo yung ginawa mo. Okay naman yung, kasi ano na yan, discarte na lang eh. Noon, kahit wala kang pera, basta madiskarte ka rin sa barangay kasi hindi lang po pwedeng, baski marami kang pera, marami kang budget, kung hindi ka rin madiskarte, kung ikaw ay nakaabang. Okay, tayo naman, kahit paano, that time, ay ginawa naman natin yung magagawa natin para mapaglingkuran natin ang tama ang barangay natin. Hindi, ginawin natin ito, pare ko. Sa droga, ano pinag-apigdibo? Ang alam mo ka, Tony, ang number one na... Kasi si Kabubuta, no? Kasi nga ng kapitan niyan eh. Kaya nga siya sabi ko na noong panahon natin na tayo ay meron kang academy, no? Barangay Academy, kasi ikaw ang promotor niya ang Barangay Academy. Maraming natutunan sa atin sa tayo lang ang mga ang mga nagiging guest mo ay panay may experience na talaga. At kung baga sa ano, tunay na may experience. Hindi ito yung ano lang na kilala mo lang. Mm-hmm. So nakakuha tayo ng mga idea. Kaya nga yun siya sabi ko, sana meron ganon. Kasi yung drugs talaga, totoo yun siya sabi, drugs. Sana. Sa barangay lang, ganun na yan. Masosolve na yan kung talagang pupukpukin mo ha. Kasi noon, that time, diba, ang pideya, hindi naman nakikialam sa
sa barangay yan, eh, basta ang barangay, pwedeng dumampot dito, pwedeng... Mm-hmm. Maraming gimmick, ha? Maraming, ano, maraming paraan, mahirap lang sabihin sa, ano, radio. Kasi nga, baka matutunan naman ng mga kaibigan natin, mga puse, tsaka adik, eh, i-counter tayo. Pero napakadali. Dahil ikaw, alam mo, mga Tony, that time, tsaka alam ni Kabubutinyo na ang ating namang samahan noon ng mga barangay na siguro mga 8 tayo, solid waste management na gawa natin, itinuro natin sa Barangay Academy tungkol sa drugs, peace and order, tungkol sa disaster, nandun lahat. Nagawa naman natin. Yun naman ang nakaasa niya nga ako at natutuwa ako at hanggang ngayon yung programa mo. Ako kasi, ako ano, sa akin na, Katoni, gusto kong makatulong kay Bubo, dahil kaibigan natin eh. Oo. Kanya lang nga, eh, siyempre, busy yung tao, busy yung mama. So, hindi natin ma, ano, na, anong tulong mabibigay natin. Meron tayong matutulong, masala ikaw. Mm-hmm. Eh, hanggang ngayon, napakasipag mo. Next week, okay na appointment mo with Bubot din, you know, it's Yusek Bubot. Pero ito, Padre, kasi sa akin dito, gusto ko malaman ang mga tagapakinig natin, yung experience mo, no? Yung mga, huwag na yung diskarte, kundi ano ba natutunan mo at ano ang pwede ibahagi natin sa mga barangay chairman natin, lalo na ngayon, ang dami pang hindi marunong, ha? Kung ano gagawin nila. Kasi dalawang bagay ho yan, eh. Ha? Yung pagkontra sa droga at saka yung risk reduction. Mm. Yung pangatlo, yung 9003, yung pag-aayos ng basura sa barangay. No? Na lahat siya nakaatang sa balikat ng kapitan ng barangay. Di ba? Tita Cora. Oo, Kapitan Dani, Tita Cora. Cora, kamusta na po? Andito pa rin, loyalist ako dito sa ating Kapitan Del Barrio. Ang gusto ko lang sabihin ay dalawang bagay ang talagang dapat malaman ng barangay chairman at mga kagawad. Number one, assessment, ano ba yung mga pangangailangan? Unang-una, sino ba yung talagang mga mahirap na dapat makarating sa DSWD ang impormasyon na ito nangangailangan tulong? Kasi more than anybody else, ang barangay ang may alam eh. Ikalawa, ang nakita ko, is that habang ang mga tao ay walang hanap buhay, hanap patay, yun ang nakikita ko. Kaya hanap patay, eh, mamamatay kapag sila'y nagdroga para makalimot ng kalang problema. Di ba? Kaya, kumbinsido ako, kaya ako nandito din sa Kapitan Del Barrio, na yung barangganic approach sa pag-deliver ng services, mahalaga yan sa DILG, mahalaga yan sa DSWD, DOH, DepEd, at kailangan ang maging bida dito ay yung piliin natin yung tamang barangay chairman at mga kagawad na tutulong para mabago ang daigdig ng mga mamamayan sa kanilang barangay. Opo. Totoo yung sabi niyo na yun. Kasi ang barangay kasi, sabi nga, masaya si Katoni pag dadal sa radyo yan. Pati yung ano, yung chismoso, yung magnanako ng chinelas, magnanako ng palanggana, kilala ng barangay captain yan. Oh. Eh, pag ang barangay captain nga po, kanya nga sinasabi natin, hindi naman tayo ano sa barangay captain na inaan natin sila, no? Pero kung kikilos lamang, katulad ni Presidente, napakasipag. Hindi naman sa pagano, dahil ako, kanya ako naman gusto ko itong ating pangulo. Talagang nakikita ko naman. Talagang kanya lang, talagang iba. Sabi nga, iba. Dahil may mapamamaraan nga eh. Katulad sa akin, may pamamaraan ako na bakit ba zero puso sa akin. May pamamaraan ako. Oh. Bakit ba yung kabataan na nahuhuli ko ngayon eh mga nakapag-abroad na, bakit ba na-convert natin sa matinong mamamayan ng barangay? Oh, kanya nga, kung gugustuhin, talagang barangay ang ano talaga yan, ang magpupus niya. Katulad yung sinasaya yung DSWD, tama po kayo. Alam namin talaga, alam namin ang mahirap. Alam namin kung sino yung tinutulungan talaga namin, kung pangangailangan. Ganun yun. Wala. Kasi meron nun barangay na alam nyo na yung palakasan kasi hindi nawawala. Huwag ganun. Yung isa, hirap na hirap na. Duling na. Yung isa, hindi maluwag na. Yung pangmaluwag yung tinutulungan mo. Meron nun ganun. Hindi natin naman mawala ho yun.
Ang ibig ko lang sabihin talaga, time naman na yung pagbabago na, mabago na, matagal ng panahon eh. Alam nyo, Tita Cora, ang sa akin 32 years na, na panayluwag. Ngayon naman, pagkasabi nga, pag medyo maikpit, ang namumuno, bayaan natin, and then susunod na mamumuno, hindi na babalik yung paparit sa kanya, hindi na babalik doon sa tinatawag na mali, mm-hmm. sa tama na siya pupunta. Ako, ganun lang kasimple yung pananaw ko. At hanggang ngayon, yung anak ko nga ang barangay captain, wala namang nakalaban. O ay mukhang yung anak ko, itong last term, ako naman tinutulak ng mga tao. Bakit pa kami mahal ng tao? Siguro yung paglilingkod namin na tama. Ganun lang mo yun. Kasi ang laking bagay, no? Kasi ako dati naman akong wala naman akong planong maging barangay captain eh. Pero yun, solid waste management, peace in order, drugs, halos lahat nagagamparan natin ng abot ng makakaya natin. Kanya naman ako hanggang ngayon, medyo anong pa rin man ako rin sa aming lugar. Yung respeto, yun ang pinakamasarap kong nangyari sa buhay ko, yung respeto ko yung ka. Dati, sasabihin, saltayan, ganun yan. Oh, ay, yung respeto ngayon sa'yo, nandun. May nakakatawa, ultimo bata. Alam mo, Kapitan, kumbinsido ako. Ito ka lang, lapitan. Lapitan mo yun. Hindi, pero hindi lang naman ikaw ang lapitan eh. Ako din, retired na ako in 2001. 2018 na ngayon, 17 years later, eh may mga talagang nagpupunta pa sa bahay ko at humingi ng tulong. Sa PCSO, sa DSWD, sa Retros, etc. Pero sa akin, ang pananaw ko, kailangan turuan natin ang mga tao na tumayo sa kanilang sarili. Kasi habang nakasandal sila sa pader at naghihintay na lang ng awa, walang mangyayari. Kaya ang advocacy ko, hindi lang peace and development, peace and prosperity. Kasi kung hindi prosperous ang isang komunidad, eh talaga makakaroon ka ng droga, makakaroon ka ng iba't ibang problema. Kailangan talaga mabago natin ang daigdig sa barangay na lahat may trabaho, lahat ay nagsisikap na mag-improve. Yung, alam nyo ba yung isang staff ko sa nung ako'y nasa civil service, nung mag-reunion kami, sabi sa akin, ma'am, alam nyo, marunong na akong mag-drive at bibili ako ng kotse. Hindi man nakakatuwang pakinggan na hindi mo aakala ay nakapag-asawa, may mga anak, pero nag-aambisyon pang bumuti ang katawan. Ito nakakatuwa, Tita Cora. Ito kasi kay Kapitan Danny. Yung dati mga palaboy na bata, iba mga adik, no? Oo, mahigpit. No? Sabi ko nga eh, kung makikita mo si Digong tsaka siya, halos magkadikit, malaking tao lang ito. Pero para sila malaking ilong. Oo, para sila malaking ilong eh. Okay. Magkambal sa ilong. Oo. Pakikita mo yan. Ako, hindi ko inaano to pare ha. Ito kinikwento ko madalas mga kaibigan natin dahil ilang tao ang nabago ang buhay. Marami siyang mga alaga sa barangay. No? Na ngayon nasa City Hall na, nagkatrabaho, mga tapos na eh. No? Ngayon, yung mga bata dati na maraming kulay yung buhok, tumino na, naging miyembro na ng rescue group. No? Meron siyang alaga na isang ilang taon yun? 13 years old na pinabayaan ng mga magulang na lagi niyang kasama ngayon na dahan-dahan nababago yung buhay. No? At nakikita to ng grupo ng Alarma na maraming buhay ang pwedeng baguhin eh. Kung tama ang approach ng kapitan. Leadership ka. Leadership eh. At ang nakita ko, yung mga taong may ginagawang hindi tama, ay lumalayo na. Umaalis na doon sa lugar nila because alam nila na kung magpapatuloy sila sa kanilang lugar, hindi magbabago buhay nila. So, isa sa pagbabago ay humanap ng ibang lugar na parang bagong anyo, bagong trabaho, at doon sila mag-i-improve. Dito, anong nangyari kay Kapitan Danny sa Barangay Itaas? Yung mga dating hindi magaganda ginagawa sa buhay, inayos nila yung buhay nila. No? Ayan at yung dating mga gabi-gabing kasama natin dito sa Cora. Dahil noon, Patrick, 20 years ago, nung itong mga kapitan na ito ay magsimula sa programa dito sa radyo. No, nagsimula kami ng alas 11 ng gabi. Natapos kami ng alas 4 na madaling araw. Walang katapos si Tita Cora kasama. Oo. Tungo lahat sa barangay. And then nakita natin yung maraming pagbabago eh.
marami ng kapitan ang mga naging kunsihal, naging mayor, no? Marami na tuto. Pero marami rin siyempre yung ayaw tumanggap ng pagbabago. Pasaway. O, mga pasaway. Okay? O masyado na pasukan ng politiko sa utak. Sa kapangyarihan. Yan yung number mo. Dapat tanggalin talaga yung nakadepende dun sa political parties, yung pang sinasangga ng mayor. Oo, yan. Oo. Kaya walang gawin ng barangay captain eh. Sinasalag. Hindi po pwede yung gano'n. Alam mo ka, Tony, no? Tama yung, meron lang akong papyaw. Yung magulang na sinasabi, sa akin niya, hindi po pwede, pati anak, pati magulang, susunod ka sa akin, kung ayaw mo, bibigyan kita ng pamasahe, habang ako kapitan, doon ka muna tumira. Kanya nga, buti, hindi ako na human rights, pero nakapipira naman ako, papakulong naman ako eh. Walang, at least ginawa mo yung dapat, at yun naman ang kinatutuwa ko, dahil yung mga magulang ngayon, na nabigyan natin ng pagbabago, na bago natin, natutuwa. Kasi yung mga anak nila, meron nakapag-abroad, merong CPA, alam mo, nakatutuwa, meron mo, dating fraternity, naging CPA. Oh, tatlo yung CPA ko, yung nurse ko, ilan? Yung nasa barko ko, ilan? Nasarat. Kasi alam mo ka, Tony, yung nagaling sa disaster na pupunta ng barko, yung pinag-aralan yung disaster rescue, dahil sa atin, ang ginawa natin ka, Tony, noon, na ikay bumpero na, bantay bayang ka, at ikaw ay sawasar ka, sa lahat ng ano ng aspeto ng rescue para sa canine, nakapag-abroad dahil meron tayong ginawa. Yung nanay, yung tatay na tatamad-tamad, sa canine kita dadali, pahahabol kita sa canine ko kung ayaw mo. Hindi ka aalis. Ganun lang, sa kanya nga sabi ko, ako talagang masamang barangay captain. Napakasama akong barangay captain. Parang may kaibero kong ano, meron akong idol sa Canyon City. Yung matapang na barangay captain doon. Pilip ako doon, nakikita mo yung lugar niya. Sa programa mo na ano ata yun eh. Yung si Kunsiel ata, naging Kunsiel ngayon yun eh. Ah, yung Bruce yung Kunsiel. Tingnan mo yung value niya. Di ba? Talagang minsan, pag pinag-intindi mo yung human rights, eh, patay ka dyan. Kasi bawal nga na yan eh, takutin mo. Bawal, eh, anong gagawin mo? Panipakiusap? Nako, ang Pilipino, hindi yata pinanganak ng pakiusap yan. Nako, Cap, si Patrick po ito, ano, speaking of mga ganyan-ganyan, kahit nga yung mga mismong barangay officials natin, tsaka yung mga barangay tanods natin, eh sila pa mismong sumusuway sa batas. Kagabi lang, meron akong isang barangay na pinasok. One way yun yung papasok. Sumasalubong yung patrol ng barangay palabas. O, diba? Parang nakaka-insulto na kayo yung tagapagpatupad ng batas, kayo dapat yung nauunang sumusunod dyan, eh kayo pa yung nangungunang bumaluktot sa batas. Eh ito si Lucy ang kapitan ng barangay taas. Yung vice mayor nila. Hindi makapasok ng one way. Hindi makapasok. Kaya ibabalik niya. Vice mayor, police, colonel, yung dating governor ng Laguna, si... Ejercito. Ejercito. Oh, kaibigan ng kapatid ko yan. Porque kaibigan niya, one way, pwede din bumalik ka. Pinakita pa niya yung silang presidential ano, hindi ko lang masabing eh pagka nakapatayan tayo rito, sisikat ako. Ikaw hindi ka sisikat sa akin. Wala akong name, ikaw meron. Nako, sana ho lahat ng kapitan katulad ninyo. Marami tayong kapitan na abusado eh. Talagang hangga't kayang pakiusapan, hangga't kayang konsentihin yung mga tanod nila. Kasi ganito yan eh. Sa akin, diyan ako galit. Yung bantay-bayan ko, pag nakabalagbag yun, or mali ang parada, no, papatawag ko yun. Sasabunin ko yun. Dahil tayo nagpapairal ng batas. Si Bammer nga, at saka yung pinakamataas sa City Hall, pangatlo sa pinakamataas. Pinatawin ko sa sakyan. Kapatid ko yung si Bammer, ha? Dahil nakalagay, no parking. Tama. Sa umaga, kasi pagdating ng 8, aasin mo na sa sakyan doon sa ganung street. Hindi inaalis dahil siyempre kapatid ng barangay captain. Tapos yung isa ay kaibigan ni Dani Ocampo at saka sa city yung nagtatrabaho. Pinatawin ko yung sasakyan. Si Bammer, binayaran ko na lang yung sasakyan niya dahil makunat yun eh. Hindi naman bawal. Pinanganak na bawal gumasos yun eh. Pero at least pinakita ko sa tao, tinawin ko yung sasakyan niya. Nadala yung mga tao, maikpit kasi ibang tao, kailangan maikpit ka rin.
sa barangay mo, sa pantaybayan mo, sa mga kapatid mo, sa kamag-anak mo. Mas lalo sa mga kamag-anak. O na, naalala ko dati, nandun kami sa Davao City, no, nung mga taga-DILG. Nag-overspeeding yung driver ko na naka-assign sa akin. So, sa madalit sabi, nahuli kami nung bantaybayan nila doon. Dahil ang yung kalye ay 30 kilometers per hour lang, 60 yung takbo namin dahil hinahabol namin yung Eagle Farm, magsasara eh. Hinuli kami. Tapos sinubukan namin na bayanihin yun. Oh, sabi ba naman sa amin eh, naku, nakakahiya naman po, kahit naka-red plate kayo, si Mayor Sara hinuhuli namin kapag magbabilis ang takbo. Totoo yan, talaga naman totoo naman yun eh. Oo. Yun yung mga dapat at tama na namumuno, lalo na sa kalye natin, Kapitan. Kapitan, yan ang aking advocacy, yung gawin ng tama. Matagal na yan, no? Pero habang hindi sinusunod ng mga tao na gawin ng tama, eh talagang makakapatuloy ang ating problema at lumalalim pa ang problema. Alam nyo, no? Total si Kabubot nandiyan sa ano eh. Tayo makakatulong tayo. Malaking tulong bagay. Kasi kung papakinggan niya, kasi bakit? Experience-wise, nagawa namin, nagawa niya sa barangay niya, nagawa ng ibang magiging kaibigan niya na magbibigay sa kanya ng suggestion. Katulad sa akin, alam ba niyo, number one na nagawa kong maganda rito sa amin, yung cluster. Barangay cluster, sa apat na barangay, isa lang ang kapitan. Memowa yun. Kasi, alam niyo, sa barangay, takot na takot ang ibang barangay na sitahin yung mga constituent niya, baka hindi na siya iboto. Ako, wala sa akin yun dahil hindi po ako takot na matalo. Dahil hindi ko pangarap pa maging kapitan that time. Ako lang po ay talagang, destiny ko lang. Hindi ko po hilig ito. Kapitan, kaya noon, gumawa ko dyan, yung naman chief of police, pumayag. Ang ganda po kasi, pag tumakbo ka sa barangay ko, pagka ito itinawag namin sa radyo, ikabuan ng Mandaluyong, meron ng paranayan. Mm-hmm. May mga checkpoint na kagad dyan. Kaya hindi po pwede, masala ngayon sa amin, riding in tandem, ang daling makahuli ngayon yung mga namumutok dyan sa kalye. Hanggang ngayon, may nakakaputukan pa rin eh. Oh, naalala ko tong riding in tandem law na to ni Mayor Abalos, no? Dati kinokontest yan, ngayon parang marami ng syudad na nagpupunta sa Mandaluyong para pag-aralan at gayahin yung batas. Totoo po. Oo. Totoo yun. Ako, yun isa si pinagmamalaki ko na nagawa ng aming mayor, masalala yung anak niya ang noon to eh, ang gumana o tinase. Si Consuela Charis. Napakadaling po, napakadaling sitahin. Ako noon, pag gusto kong sitahin, ang may dala ng shabu dahil warrantless arrest, ang gagawin ko, traffic, nag-violate ng traffic and then bababaan ko na. Pagka traffic inumpisaan and then kakapapan, may nakikita ang shabu kasi didemanda ka pa niyan eh. Kaya nahuli namin dahil nag-violate ang traffic. Walang helmet, pumasok ng one way, ganun lang o yun. Sa amin ngayon, yung riding in tandem, dapat gayahin talaga yan. Kung po pwedeng gawing batas ang buong Pilipinas yan, pwedeng gawing batas na wala na yung riding in tandem. Oh, Kapitan, ang sinasabi po kasi nung iba na bumabatikos dito sa riding in tandem law, mahirap daw pong ipatupad. Dahil sa dami ng motor, lahat ng mga motor halos ngayon may mga nakaangkas. Paano po ipinapatupad ito ng Mandaluyong? Paano siya naging effective sa inyo? Barangay. And then ang pulis, alam nyo, ang aming namang mayor ay mahigpit dyan dahil nakakahiya. Ginawa mo yung batas na yan, hindi mo implement ng tama. So tatawagin mo barangay. Kanya yung clustering, doon nagpupunta na yung clustering. Na pagka meron nagdaan, tinagpuhan, barangay lang, ano, na, kasi ang pulis na ako rin nagsuggest, na ang isang pulis sa barangay, tatlong pulis sa isang araw, sa 24 hours, siya hepe ng barangay, ng barangay pulis. Siya hepe. Kasi ang hirap ng walang pulis, kung si Kapitan ay wala, eh alam mo naman mga bantay bayan, hindi naman pwedeng ganun na basta sila mag-aaresto dahil siyempre ilag din yan, hindi naman alam yan ang batas. So kanya nga sinasabi ko, na epektibo yan, isa-isa sasuggest ko kay ano, dahil nagsalta may isang si Kabubot na yung mga riding in tandem na yan, eh masyadong magiging epektibo kung may cluster. Kasi pag may cluster, iisang radio frequency yung ginagamit ng kabuuan ng Mandaluyong.
So, pagkaya na merong nakatakbo, alam mo ang ginagawa niyan? Pag malam may checkpoint, iikot yan. Pero hindi siya makakaikot dahil pag nakita sa CCTV, tatawag na sa lahat ng barangay sa 23-26 barangays. Ia-alarma na yan na may ganito, na may ganito. So, hindi siya makakatakbo. Kaya ilag na ilag yung riding intendant sa amin. Bakit? May namamatay din dito na riding intendant nung panahon ng tukang. Eh, alam mo naman kung sino man nagtatrabaho yun. Eh, tama lang. Ang dami naman takot. Eh, tignan mo, dami na nga natakot dahil namatay. Dahil pa rin drugs. Hindi maubos. Kasi ang barangay, hindi ko alam kung may nervous ang barangay captain, na walang karapatang maging barangay captain pag may nervous ka, eh kailangan barangay pa lang, dahil kilala ng barangay captain yan eh. O ikaw ah. Tsaka maganda sa clustering, Kapitan Danny, pag yung isang barangay chairman walang bayag, pakiramdam nyo may bayag na rin siya. Pag bumalaw yung tatlo, di ba? Ah, tama. Pakitali nyo sa noon niya. Eh kasi pag ikay nag-kumandidatong barangay captain, huwag ka na magkasaltang gagawin ko, huwag na. Pag ginusok ng tao, tawas kasi hindi ka masisisi. Oh. Eh, pero yung nagyayabang na peace and order, drugs, nako ka. Eh, ang karamihan, kanya malala pa eh. Kap Danny, baka kailangan manirahan kayo sa Kumembo sa Makati para palitan nyo na yung mga nakaupo doon. Diyos ko, parang bata pa lang ako, nandun na yung talipapa tsaka yung mga jeep na nagsasakay sa gitna ng kalsada hanggang ngayon, nandun pa rin eh. Sinabi mo pa, kasi sa amin na no, sa amin po, nangi ako ng panikip. Kanya lahat eh, hindi ka po pwedeng mag-U-turn ka doon sa ganon, magbababa, mag-agawin mong terminal, hindi nga po pwede. Kasi nga, medyo maigpig, kailangan ipairal mo, magalit na kung sino magagalit. Kasi, kailangan po sa barangay, sa totoo lang, meron kang tapaoho. Kung baga sa kabayo, meron kang tapaoho, may takip ka. Lahat ng tama, ipairal mo. Yeah, matagal, madalas kong kaaway yung mga bantay bayan dyan sa Kumembo. Pag dumadaan ako, sinisit ako. Pag nasisit ako, nagagalit pa sa akin. Oh, minumura ako. Sabi ko, kaway kayo ng kaway dyan. Eh, baka magkamasel na yung mga kinikili nyo sa kakakaway dyan. Yung mga jeep, hindi nyo naman pinapaalis. Sinabi mo pa. Kanya nga sabi ko, kung, kasi hindi ko rin masabi dahil makikaibigan natin si Kabo, bumunta, no? Kung, yung sinasabi ni Kabubot, at kung gagawin yung gustong mangyari ng ating Pangulo na pagbabago, magagawa. Kasi sa bakit? Yan, sa barangay. Tignan mo yung nangyari nung unang naupo si ano, June, July. July, yung basura, ang ganda. Yung mga barangay captain, huli rito, huli ron. Eh, niingas kugun eh. Hindi po pwede yung ma-demanda ka lang. Total naman, hold order lang naman ang mga barangay captain ngayon eh. Pwede, kung ako si Kapubot, kung ako sa kanya, at kung ako si Secretary Anyo, para yung pagbabago, ang unahin mga barangay captain na nakaabang lamang. Pag yan nagawa yan, meron na sample dyan. Kasi pati ang mayor naman, pagka si Presidente, si Pangulo nagsalita, matakot din ang mayor eh. Oh, di ba? Eh, si Kabubot, sabi niya, siya naman daw ay sinabihan ni Presidente, sige. O, oh, sigihin mo. Ang sarap nun. Ako, pagsabihan ako ng Presidente, bakbakan mo lang. Babakbakan ko yan. Ayun, Presidente naman. Nagsabi sa akin eh, basta sa tama. Di ba? Kasi may mali lang, nagiging mali lang yung ginagawa ng Pangulo. Dahil gusto niya talaga, eh maitama niya. Dahil sobrang sa demokrasya eh. Talaga sobra tayo. Mami Cora, pasensya na ha. Alam mo si Mami Cora, medyo sa... baka madali ko. Civil society. Peaceful. Peaceful existence. Si Nanay Cora, si Mami Cora dyan sa radyo. May kanya-kanya ka lang style ho. Ngayon, ang sinasabi, pag matino ng lahat, demokrasya na. Kung ibig sabihin, yung mga law-abiding citizen na mababait at lahat, pati yung mga salbay, mabait na, ang sarap tumiran mo, bait ng lahat. Pairali mo muna, yung tinatawag na kamay na bakal. Dahil pag hindi pinailal, 32 years na nasana yung mga salbay, kita nyo, ang dahil salbay ngayon, hindi katulad naman nakakaraan. Eh, lahat na naging presidente natin, hindi naman napagtaunan yan eh, na napagtuunan ng pansin yan.
Eh kung hindi nga mayroong presidente ganyan, baka malala na tayo. Ayun, aminin natin. Hmm. Ayun, kasi iba kayo umamin eh. Na baby yung mga barangay. Oh, baby. Kita mo yung mga barangay, may isa pagka nung nag-ipit siya, no, lahat maigpit eh, ngayon nagluwag na naman. Naman naman. Hmm. Okay. Totoo yun, totoo yun. Kanya nga sa'yo, ka-Tony. Ikaw naman, promotor ka ng Barangay Academy. Umpisahan natin. Kung makakakuha ka ulit ng apat ng oras, eh pati si Bubut, bakbakan natin yung kinakailangan. Wala naman problema kasi tapang din naman natin yan eh. Pare-pareho lang tayo natatapang yan. Tayo nga lang, tapal lang muka. Oh, eh baka si Bubut matapang, eh bahala siya. Basta kasi walang kaibigan-ibigan. Ah, tama. Gusto natin itama, itama natin. Alam naman ni Bubut yan, dahil nakasama namin yan si Bubut eh. Oh, nung kay Digong nung first na, ano yan, si Katoni kasama namin yan nung nakilala namin si, ano, si Presidente. Mm. Nagsaltayan dun sa first na barangay captain ako nun, siguro, mga 30 buwan pa lang kong barangay Dabaw, captain, oh. Sinama ako ni, sa Dabaw eh. Nagsaltayan siya, nayayabangan pa ako nung una eh. Parang sa Dabaw daw, ganito. So isip-isip ko, may hangin din naman itong mayor na to. Eh, totoo pala! Oh, ganun lang naman yon. Pagdating ko rin sa Mandaluyong, isa sa ginaya ko yun, kaya nambaril ka agad ako eh. Hmm. Eh, alam ni Katoni yan. Hmm. Oh, dalawang pulisyong pinaril ko, tsaka isang sibilyan na, sinabihan ko na, pag ako nanalo, huwag kayo mag-gadrak, siya ayaw mag-barilin ko nga. Oh, mag-baril lang kami, ako naman may tama rin sila. De, tama po kayo, Kap. Ako, every Saturday, bago ko pumunta dito sa stasyon, lagi ako nire-remind ng nanay ko, anak, hinahinay sa pagsasalita dahil yung mga nasa tama yung pinapatay ngayon. Nakakatakot. Eh sabi ko nga eh kung walang magsasalita eh di walang, di ba? Wala. Wala magte-take ng lead. Tagal na yan sa daldal yan, di pa namamatay. Eh ganun lang naman yan, pinagpapala pa ng Panginoon niya ni Ama. Dahil tama naman. Siguro, lapitan pala, lapitan. Gusto ko lang sabihin na lahat ng sinasabi nyo ay totoo. Ang natatandaan ko, beginning social worker pa lang ako, talagang nung sinasabi ni Presidente Marcos na disiplina ang kailangan ng bayan, disiplina ang kailangan ng barangay. Kasi hindi mangyayari yung disiplina sa bayan kapag hindi nagsimula sa barangay. Mm-hmm. And I have seen that even in Paranaque po, no? Dahil we have 16 barangays. Kitang-kita mo alin barangay yung maayos, alin barangay ang hindi maayos. At kitang-kita mo yan sa basura, kitang-kita mo yan sa traffic, sa parking, sa tao. Kaya sa akin, siguro nga, ilang taon na din tayo dito sa radyo na ito, sa paniniwala na ang pagbabago is not, hindi naman mangyayari overnight eh. Mm. Kailangan patuloy. Kasi kung mag-give up tayo, eh sino pa magpapatuloy nito? Diba? Okay. With that, pare, no, ito yung ano lang naman, no, pa-happy ako. Katanoy, may isa pa ako. Sige. Yan DSWD, ma'am, mo kayo mga galit, no? Di kukunin mo ang ano, kukunin mo yung mga bata. Curfew. Mm-hmm. Bukas, tatawanan ka pa ng mga bata. Pinakawalan DSWD. Ang sinasabi ko, ba't hindi po kayo mag-request ng isang boys town, sa girls town, doon yung sila hubugin. Ako, may pinakulong ako rito 16 years old eh, ayaw tanggapin eh. Dinala sa Bataan. Meron sa Bataan or Ulonga po eh. Nakita mo, pagkakalit dito, matino, nag-report sa akin, kailangan mag-report siya. Parang katon yung ginagawa natin noon. Oo, oh, tama. Pag may nahuli tayo. Pinaka-garden mo. Oo. Dito ka sa, ano, sa garden eh. Garden siya, oo. Oh. Pati nanay mo mag-garden. Oo, oh, environmental cost din yun, ha. Nagawa yun, ano, organic farming. Basura na, patama ako rito. Eh, sumikat din naman ako sa basura. Uh-huh. Kami ni, ano, ni Bert Guevara. O, eh, kanya lang, eh, tignan mo, basura, napairal ba ng barangayan? Kapitan, lapitan ulit. Ano, ang masasabi ko lang dito ay kung ito yung nagiginagawa ng DSWD,
ito ay hindi dapat na pamarisan. Kasi sa aking palagay, talagang kailangan i-disiplina and we must work closely. Kasi hindi pwedeng opposite eh. Kumbaga, kayo pinairal yung disiplina, tapos yung social worker ay panilibrehan. Hindi ho pwedeng ganun. Dapat ang talagang namumuno dyan ay yung barangay, sa aking palagay. Of course, hindi na ako ang secretary ng social welfare, pero siguro kasi anong panahon ko naman ho, 52 million lang mga tao, eh ngayon 110 million na, kaya hindi ko na ho masasagot yung lampas na 50 million na kung ano ginagawa nila. Hindi, okay. Sa akin naman ho, no? Yan DS, hindi na DSWD ang hahawag dyan sa mga minor. Meron ng isang ahensya na dyan nakatutok. Kasi gumawa ng batas itong kaibigan natin si Kiko Pangilinan, senador. Lalo lumala ang mga bata. Yan ang batas noodles. Ha? Batas noodles. Bakit noodles ka, Tony? Natatapang ng mga bata pag ano mo. Nangat ka tang, anong ka pa? Pinggir ka ba? Sabi, no? Sige, demanda kita. Ganun ka tatapang ang bata. Sa akin, hindi po pwede nga yun. Yung nanay ang pinarurusahan ko para matakot, katulong ko siya. Ngayon, scripted. Kasi sinabi ko na sa inyo, mayroon kasi sabihin sa radyo, lahat ay nagagawan ng script. Tandaan ninyo, lahat yan nagagawan ng script. Pagka ang magulang ay nakisama sa barangay, nako, maniwala kayo, maraming matino. Mga bata titino. Dahil siya yung ano eh, siya yung magbabantay sa anak niya eh. Kunyari, susumbong niya, kuno-kuno. Palibasa takot sa akin, pag tinatawag ko bata, eh, susunod. Okay. Kumisan, dadaling ko nga sa ano, sa basura. Ayan, alam ni Katawan niya, bantay ka ng basura. Bantay ka, pero kumikita yan. May allowance yan. At nag-aaral yan, hindi mo pwedeng hindi mag-aaral sa next na pasukan yan. Hindi, kasi kailangan kasi ang barangay at saka po ang mga magulang sa totoo lang. Kaya nga siya sa DSWD, tanggalin na yung kaso ng mga fraternity sa DSWD. Dahil kawawa rin naman DSWD, tinatapang-tapangan din ng mga bata. Sila naman, ang DSWD, kinabukasan, i-release nila. Kanya, kahit ano, release. Kasi ganun to ang patas. Baya mong meron tayo talagang boys at girls town para dyan. Alam ba niyo yung ginagawa ng media ngayon? Yung pinapakita yung mga riot. Oh, maniwala kayo sa akin. Lalala na naman yan. Baka mamaya mag-rescue na naman sa barangay pagka kinuha mo yung mga kabarkada nila. Tama. Eh kasi alam nila, wala silang kaso eh. Okay. Kaya nga sinasabi ko, kung kasakasakali na magkaroon ng, ano, ng barangay academy, may isa yan sa mga nasabihin natin, tulong natin sa mag-question tayo. Baka pakinggan naman ni Kabubo, dahil si Kabubo tayo sa barangay affair, malawak yung ano eh. Eh pero pagka hindi maganda yung ano, ewan ko, hindi natin alam. Diba? Kaya nga Tony, ako nagpapasalamat ako, no? At napagbigyan niyo ako dahil ako gigil na gigil na eh. Gigil na ako. Oo. Dahil nga, pwede tayo makatulong. Wala kang magawa. Wala kang magawa. Yeah. Kapo, diba? Minsan dadalawin kita dyan sa Mandaluyong. Palagi ako dyan sa City Hall. Oo. Dito sa barangay ko para makahuntahan mo ako dito sa kasi paggabi ko, bantay-bahay ako nung anak ko eh. Oo. Sige, Kapo. Kasi alam mo, pinangangalagaan din naman natin yung sayang yung naipundar nating pisin order dito. Pinangangalagaan natin. Habang nakikita ako ng mga demonyo rito, matitino. Kasi mga demonyo rito, minsan may bagong dating dito, hindi siya sabihan ng tiga rito, nabisita niya, nagwawala-wala. Ayun, sinasabi ko, pag magbibisita ka, eh, sasabihan mo na dito, iba. Kasi yan naging ano minsan eh, minsan magbibisita, eh, mayabang nagbibisita dahil ano nung bantay ba yan, o kaano ng kagawad, o kapatid ng kagawad. Kagawad dito, dinimanda ko. Dahil siya nagiinom, bawal siya nagiinom. Siya nagwawala-wala. Pinakulong ko yung ano rito, kagawad dito. Eh, buti nakiareglo. Nahiya naman ako ikikap. Hindi. Ganun lang kailangan kasi. Is gusto natin ng mabago ng konti. Hindi naman natin, oh, bago yan. Sabi nga ni Tita Cora, hindi naman ganun eh. Makuha lang natin yung kahit na 30% o 40% yung susunod na pangulo,
Baka ganun din, tama pala. O, pati ang kapitan, matino rin. Kasi no, kailangan kasi merong nag-ano eh. Merong iniilagan ba? Baga. Ayan, may nagkukumpas. Yun. Nagbabaton. Dahil pag wala, pinababayaan, eh talagang lalala. Ganun lang ang sa akin. Magpapasalamat ako sa inyo sa programa ulit. At ako, sabi ka kay Katoni, willing ako. Eh medyo ngayon nga lamang, pagka ikay pa edad na pala, medyo nanginginig na pala tuhod mo sa paggagabi. Gusto matulog na matulog. Ganun lang. Pero ako, willing po ako. Okay. Total, si Tita Cora, parati nandiyan pa rin pala. Ngayon yung mga pioneer na nakakasama namin sa DSW pa si Tita Cora yata noon. Nakakasama natin, di ka Tony? Tama. Masarap. Tsaka si ano? Patrick Poca, Patrick Umali. LG, oh. Yes. Si Patrick nandyan. Eh, tama-tama. Siguro maganda yung maging Barangay Academy. Pahapyaw naman yung kasi. Na-swistion lang. Kanya lang sinabi ni Katoni, Barangay Academy, sobrang hindi naman pinagmamarunong kung hindi experience-wise. Ayan. Si Katoni kasi lahat ng barangay napuntahan yan eh. Kanya ako rin nakilala yan eh. Pati ko binanggabangga yan eh. natututo ka rin. Tama eh. Parang sasama na rin ako rito. Ganun ang nangyari sa amin lang Katoni eh. Awa na yung Diyos yung mga kasama. Nandiyan pa rin. Si Kapert, nandiyan pa. Diyan, o. Sa Solid Waste Management. Alam mo, kumpleto tayo kapatid, ano? Solid Waste Management, meron tayo. Traffic, meron tayo. Happy ng IAC, meron tayo. Kasama namin. Si Bubot, nandiyan. O, sino po ba? Si Kapert, sa Solid Waste Management. Ako, Solid Waste Management. Nadagdagan ako sa disaster. Medyo nasira ulo sa disaster. Talagang kung baka sa ano, dyan ko inilaan yung sarili ko hanggang ngayon. Okay. Kaya nga, po pwede. Baka magaya ko. Ayaw gaya eh. Pati manda natin kay Bubot. Okay. Diba? Thank you, Mare. Sige. Maraming po salamat sa inyo, ha, Katoni, kay Tita Cora, tsaka Patrick ba? Patrick po, yes. Kasi siya ka na, may gaydara na ako. May makakalimutin na ako eh. Okay. At saka sa inyo po dyan, sa programa ni Katoni. Hindi, natin, kamo. Ano ba yung programa ka, Katoni? Kapitan Del Barrio. Kapitan Del Barrio. Kasi yung ano yung Monday mo to hanggang Friday, iba eh, no? Wala na yun, alarma. Kapitan Del Barrio. Okay. At siguro, kung may awa ang Diyos ma-ano ni Katoni, ma-organize ulit, tulong-tulong siguro tayo. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Mabuhay ka, Padre. Kapitan Daniel Campo po ng Barangay, ang Barangay Taas. Dating Kapitan ng Barangay, Barangay Taas. Mga kabarangay. Kapitan Del Barrio, El Kapitan Tony Arep. Mandaluyong City. Okay, bibito, babalik po tayo. That portion was brought to you by Pride Bar. Hindi lang puti, kisla puti. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening. Na may shea butter for moisturizing. And tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ang galing ng number one smart dishwashing paste nasa smart dishwashing liquid din. Ang galing-galing sa presyong magaling din. May tanong kami sa mga misis. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son,
that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website, www.mx3.ph. And my people who are called by my name, humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website, www.mx3.ph. Anong kinakain mo? Burger? Hotdog? Rice? Chips? Soft drinks? Healthy ba yan? Kapag laging kumakain ng matataba, mamantika, maaalat, at matatamis na pagkain at inumin, maaaring magkaroon ng sakit sa puso, hypertension, diabetes, o cancer. Hindi pa huli ang lahat. Makinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon tuwing Sabado, alas 12:30 hanggang alauna ng hapon. Hatid sa inyo ng National Nutrition Council at ng RMN. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayag pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Ang detergent mo ba dumatagal ang bango even after 24 hours? Kung hindi, eh magpalit ka na. Ang bango bango, ang bango bango, ang bango ng pabanguhan ng detergent with Babcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Babcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango! Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango! With Pride. Pride with Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. DZXL 558 RMN Manila. Extra large. Sa serbisyo publiko. Capitan del Barrio. El Capitan Tony Arevalo. Well, it's 32 minutes, makalipas po ay kalima ng hapon, mga kabarangay. And kanina po narinig niyo si Kapitan Danny Ocampo. Now, we've been together in this program for almost 20 years. Now, with Tito Cora, Kapitan Bubot Niño, Kapitan Rolly Corpus, Kapitan Bebot Cruz ng Caloocan, Kapitan Boogie, Boogie Lababasdadero ng Binangonan, no? And marami pong kapitan nakasama namin dito, Kapitan Solomon ng Muntinlupa, Kapitan Bert Guevara ng Paranaque, Kapitan Beng Amorao ng Paranaque, and si Kapitan Temi Simundak ng Muntinlupa, no? Teddy Barandino na ngayon po ay happy ng Ajax sa Paranaque. Mga dating galing sila dito at naglingkod sa programang ito para ibahagi ang kanilang mga experience, no? Patutunan sa barangay. At the same time, ano ginagawa nila sa barangay nila. And nagkaroon tayo ng mga exchange noon. Ibang si Kapitan Danny, sinama niya sa Basilan para mapasirbahan niya yung lugar ng mga Abu Sayyaf. No, kung saan pinanganak yung Abu Sayyaf.
Then, dinalaw yung mga barangay. Sa dami ng barangay na dinalaw ni Gatoni, mayroon po mga ilan na nag-excel. No? Isa dyan, sabi ni Kapitan Danny kanina, si Kapitan at ngayon ni Consihal na Rani Ludovica. Halos pareha sila ng estilo ni Kapitan Danny. Hindi mo pwedeng gumamit ka ng kamay na bakal at the same time, ipakita mo yung compassion sa mga bata. So, two-pronged approach eh. Mahigpit, at the same time, mahalin mo sila. Di ba? Pakita mo na sila'y concerned ka sa kanila at importante sila sa'yo. Doon nababago, pinuntahan namin nila Lady I yung halfway house ni Consihal Rani at nakita namin yung pagkakaparehas ng ginagawa ni Kapitan Danny Ocampo na binabago nila yung buhay ng kabataan. Mga adik po ito, mga snatcher sa Cubao, no? O saan-saan lugar na nire-rescue. Ang nakita namin doon katotohanan na ang talagang problema ay yung magulang, hindi yung bata. Ako may personal experience kasi after I came back from the States, ang unang trabaho ko, social worker, community welfare supervisor sa Punta Santa Ana. Sa tenement? Oh, sa tenement. Pero ang kaiba na programa ginawa ko doon is that to identify yung organization ng kabataan. Ang organization doon ang tawag Kwatong Knights of the Wildest Associations in the tenement organizations and neighboring groups. Yun ang short nila, Kwatong. Later, I found out kasi nirefer ko sa Manila Community Service para makaroon sila ng lisensya, matutong mag-drive, skills development. Tapos nagagulat na lang ako, merong nagsabi sa akin na, ma'am, alam niyo ba, nandun na kami sa Dubai, nagda-drive ako ng yung malalaking truck na ginagamit doon. Tapos yung isa, waiter sa Via Mare and all that. So at the time, kagad-kagad ang iniisip ko, ano ba yung kakayahan ng batang ito na dapat karakarakan makatrabaho? Uh-huh. Kasi sa akin, pag idle ang isang tao at walang trabaho, nadi-disappoint, na-frustrate. Samantalang kung busy, that's why I was telling also Patrick, maganda na busy ka. Dahil kung di ka busy, kung ano na iisip mo eh. Ayun, parang ano Tito Cora, si Kapitan Daya, kalimutan niya sabihin kanina, yung pinag-uusapan namin before, na pwedeng i-apply sa barangay, Patrick, yung career enhancement program sa mga tanod. Tama. Na hindi lang kayo tanod. No? So, sa lahat ng mga barangay, si Kapitan Dania nag-pioneer na yung mga tanod, turuan ng rescue, ng WASAR, yung water rescue, no? K-9 training, yung mga technical skills na tinuturo sa mga tanod. Kaya nung dumating yung panahon, yung mga tanod niya nakapag-abroad na. Naging kapit ng pakinabang. Naging responsable ng mamamayan ng lipunan. Kasi yung nga po sinasabi namin, hindi siya forever tanod. No? And naniniwala kami, at ang kanyang katon, naniniwala ako, na hindi porque general ka ng pulis, o judge ka, o piskal ka, o ikaw ay CEO ng isang kumpanya, na hindi ka pwede magtanod. Pwede po mag-volunteer kayo sa barangay bilang mga tanod. Marami kayo magagawa. Hindi naman physical yung nag-uusapan natin eh. Yung resources ninyo, no, yung kaalaman ninyo, lalo na yung mga head ng mga security, mga dating pulis. Yes. No? Yung inyong expertise, pwede niyong ipahiram sa barangay. No? Ganun din naman, yung mga tanod na dapat natin bigyan ng career enhancement. Turuan natin ang carpentry, turuan natin ang ibang skills para umunlad yung buhay nila. Hindi sila forever tanod. Yun yung po sinasabi namin, mga kabarangay. No? And nagawa yon sa mga barangay ni Kapitan Danny Ocampo. Tita Cora. Yes. Ako naniniwala na sa bawat barangay, yun nga, palaging i-identify natin sino yung mga kabataan na kailangan, interesado mag-aral. May mga scholarship. Kami nga sa Paranaque, ang daming scholarship na binibigay. May sariling eskwela yung aming mayor, o Olivares College, at maraming mga institusyon doon, Universal, mga ganun-ganun. At naniniwala ako na hindi nawawala ng pagkakataon, hindi pwedeng mawala ng pagkakataon sa aming syudad dahil palaging merong mga
job opportunities na dinadala sa City Hall para yung walang trabaho ay hindi masasabing kasi wala kaming mapasukan. Kine-create yung opportunities para hindi masabi na kung hindi ka makakuha ng trabaho dahil kulang ang kaalaman mo, eh kaya daw matutukan. Kaya ngayon ito, Tito Ora, na sinasabi natin. O yung mga may mali po kasing may misconception tungkol sa scholars, no? And scholarship programs. Ang scholarship po ng pagkakaalam ni Katon, hindi lang ho yung mga 4-year course, no? Short. Madami. Hindi ho yung short courses na skill development. Yung mga short courses sa short TESDA. Dapat mas marami yun . No? Kung hindi nyo kaya talaga muna yung, kaya nga may uso na inisip tama yung nakaisip ng ladderize program sa TESDA. Na magsimula ka sa mababa, gusto mo maging nice, bandang huli, later on, mag-aral ka. Pero i-develop mo muna skills mo sa baba. Kaya nga, classmate ko, yung dating chairman ng CHED, I hope pumayag siya na maimbita dito. Ano yung nakita niya nung siya ay chairman ng CHED? Uh-huh. At ano yung pwedeng pagbabago na maaari pang ma-introduce para mabago natin ang daigdig ng mga nag-graduate ng kolehiyo. Pero Katoni, Tita Cora, naalala ko nung mayor si Mayor Maribel Eusebio ng Pasig, no? Nakakwentuhan natin yan minsan. Sabi niya, madalas, wala naman sa, at insofar as Pasig is concerned, wala sa kanila yung nakikitang problema dahil well-provided naman . Ang daming scholarship from skills. Saka maganda yung ginawa niya sa mga nanay. Yes, . Nag-develop ng mga world-class na mga bag galing sa Water Lily, ha? Yes. Yun yung response niya dito sa problemang napag-usapan namin noon na yung mga bata, binibigyan nila ng scholarship program, papasok ngayong taon, susunod na taon, ipu-pull out ng mga nanay pagtatrabahuhin. Yun nga . O dahil sasabihin niya, walang pang allowance, walang pambili ng libro. Sabi niya, so nag-isip sila ng mga kailangan din na pagkaabalahan ng mga nanay at the same time pagkakitaan para hindi na pagdiskitahan yung mga bata na sila yung pagtatrabahuhin, pagtitindahin ng ganito. Yung mga bags na yon nakarating abroad sa New York, yung mga ginawa nila mayor ha. No, sinimulan niyan ni Senator Villar. Sa Sipag Foundation. At saka si Mina Gabor. Lawin Industries. So yun po mga parang ganyan. Parang ako ngayon, just like ako, bawal ako magtrabaho. Bawal magmaneho. Lahat bawal sa akin . Dako, pero pasaway ka ka. So anong gagawin ko? Di ba? So naisipan namin, kasama yung mga taga-alarma, gawa tayo ng mga birdhouses. Na hindi siya birdhouses lang, kundi multi-purpose birdhouses. Pwede siyang alkansya, pero disenyos birdhouse. Pwede siyang outdoor, indoor, na magagamit. At with that, sabi nga namin, pwedeng kumita sa ganung paraan. No? And dali natin, tapos si market natin. Kasi kumbinsida ako, magandang paririgalo. Magandang paririgalo. Kasi ako, nung magpunta ako sa DAP, meron silang eco bags na kalagay DAP. So, ang ginawa ko, bumili ako noon para yung mga nag-a-abroad na mga kaibigan, mga dati kong staff, yun ang binibigay ko para ma-remember nila na once upon a time ay nag-graduate ako sa DAP at yun ang kanilang souvenir. Ito naman, kung gusto mong habingin natin, tuturo din namin sa inyo yung pag nagkaroon kayo ng outdoor birdhouses sa gazebo mo, kung paano ma-attract yung mga ibon tsaka yung mga butterflies doon sa birdhouses mo. Ah, maganda yan, Katoni. Diba? Dahil sa mga yung mga gardens, lalo sa Tagaytay, Laguna, marami. So, doon sa mga... Kasi ang Pilipino na pasin ko, nung observahan ko ito mga Pilipino, mga kababayan natin, hanggat maaari, nagme-maintain ng maliit na garden sa bahay. Yes. No? Kahit na... In fact, yung tinanggal yung goma ng aking sasakyan ng Red Cross ay ipinagpatong-patong at ginawang parang doon na pinatong parang lamesa. Doon nilagay yung lalagay namin yung santo sa Holy Week sa Abasa. Okay. So yan po mga barangay ko na you don't have to be idle . No? Mag-isip lang kayo kung ano magagawa nyo na makakatulong sa inyo at makakabuti sa inyong kapwa. No? Kapitan del Barrio, El Capitan Tony Arevalo. Philippines has a great history. According to our geography, Manila is the capital city.
dating queen from the other country, Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sapote, Malabon, Las Piñas, Paranaque, from the north, Batanes, Apare, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna. Now let's go to the southern Luzon, Camarines, Norte, Quezon, Albay, Camarines, Sur, Catanduanes, Masbate, Sur, Sobon. And we are three islands more, Mindoro, Marindo, Queromblon, then down to Visayan Shore, Fimosa, Fish, Sugar, Coconut and Corn. Cebu, Mactan, Mandawi, ay-ye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 , Bohol, Samar, Lady, ay-ye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 , Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Palawan, Negros, Bacolod, Siquijor, Dumaguete. Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao, Bukidnon, Sambuanga, Misamis, Mambahaw, Butuan, Agusan, Surigao, Cagayan de Oro, Iligan, Osamis, and the three provinces of Davao, Davao, Sur, Oriental, Del Norte, Cotabato, Lanao, Sulutaw, Itawi, ay-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye, Philippines, such a great history, capital city, ay-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye-ye. All tourists are invited to see, according to our geography, Philippines is a beautiful country. Capitan del Barrio, El Capitan Tony Arevalo. ZXL 558. Okay, we're back, mga barangay ko. Ayan na yung mahirap sa ano eh. Sa gobyerno minsan yung red tape. Di ba? Yan ang dapat muna alisin eh. Tama. Di ba? Yung red tape na yan. Kasi mayroon mag-aling tayo mga Pilipino na kuya na ganito kay Patrick. Pahirap mo ko si Patrick. Hindi ko tayo opisina niya eh. Di ba? Ingit ako sa kanya eh. Kasi dating boss ko, yung posisyon nyo man, di ba? Yes. Eh, siyempre, ipinitin ko si Patrick. Mga kalukuhan ba? Instead na umunlad tayo, paurong ang labas natin ngayon, mga kabarangay. Diba, opposite nga dapat eh. Dapat tulungan mong maitaas, maiangat. Yes. Yung mga taong sa palagay mo dapat matulungan. Ako kasi convinced, and this is why, kumbaga, nearly 18 years ago, nung umalis ako sa civil service, eh ngayon, I continue the relationship with my staff. Yep. Yung isa nga, nasa Amerika, umuwi lang ngayon, eh, nagka-problema, sabi niya sa akin, mag-Uber daw siya kasi kailangan pumunta siya sa Bulacan. Eh, ayaw naman pala ng Uber hanggang Bulacan. Ayaw, malayo. Oo, kaya hinatid namin sa SM ng Fairview para doon siya makakuha ng sasakyan na pumuntang Bulacan, San Jose. Nadediretso na San Jose del Monte. Parang ano yung mga barangay ko, by the way, na may nagtanong nga sa akin and tungkol sa barangay, sabi nga niya sa akin, Ka Tony, yung ano ba talaga solusyon sa barangay? Ay ko, simple lang kasi yan eh. Iboto niyo yung tamang barangay chairman. Tama, oo. No, huwag niyo iboto ka mag-anak niyo, huwag niyo iboto kaibigan niyo kung nangararapat. No, iboto niyo yung makapag-deliver ng totoo na servisyo. Mm-hmm. Okay? Tanggalin natin yung salitang kaibigan. Yun yung usapan namin yung Kapitan Bubot nun eh. Nung doon po sa ating Kapitan Del Barrio, ng barangay 558 nun, kami ni Tita Cora, no? Na ina-assist namin ang barangay, ang bawat kapitan, hindi sa pagiging magkakaibigan. Nagsisimula kami sa banggaan eh. Oo, alam niyo kung bakit mga kabarangay ko? Bago kami naging close ni Kapitan Daniel, kabanggaan pa kami.
No? Ganun yun eh. Wala pa siyang barangay hall noon. Mm-hmm. Ang barangay hall niya, di ba nasaan? Nasa gitna ng kalsada. Doon siya nagte-table. Kasi wala siyang mga barangay hall eh. No? Si Kapitan Bugilab, ng Binangon noon, Barangay Pag-asa, nagkabanggaan pa kami bago kami na maging magkaibigan. No? Marami yung kapitan na nakasama ko rito na hindi namin kaibigan, nagkakabanggaan kami. Pero bandang huli, isa lang pala purpose namin, itama ang barangay. Okay? Doon na namin nakita ngayon na isa lang yung tinatahak namin na kung tama, tama. Kahit nung si Kapitan Dani ang barangay chairman ng barangay Itaas noon, kahit magkaibigan kami, kahit magkasama kami sa radyo dito, bawal akong sumuway doon sa kanyang batas trapiko sa barangay niya. Kung kailang umiikot kami, iikot kami. Dahil mismo ka mag-anak niya, bawal eh. Tita Cora. Ako naman, ang ginagawa ko, pag meron akong nakitang mali, mismo si Mayor tinetext ko, ay dito may traffic, walang nagta-traffic. Ay, balita yun. And I used to do that also with Mayor Herbert Bautista. Yes, yes. Oh. Bakit nakwento ko na nagdaan ako sa isang barangay ang daming basura, tinetext ko siya. Mm. Whether he does something about it or not, at least nalaman niya. Malinis na ang konsensya ko na I did something about it. Na pinaalam ko. Ako naman naniniwala na we must have good relations kahit hindi natin kapartido kasi sabihin na, bakit ngayon ay na kay Mayor Olivares ka, di ba dati kay Mayor, siya ngayon ang Mayor. Mayor! So, kailangan natin mag-cooperate kung sino yung nakaupo. Ayan. Hindi ka yung dahil sip-sip ka. Minsan kasi ginadjad ka, dati, kaya ano yan, sa'yo ka wala ditong politika, ito yung magtulong sa ating syudad. Patulong sa ating barangay. Kaya, sino man ang barangay chairman, magko-cooperate tayo dahil kailangan natin, meron tayong yung iniisip kung ano yung dapat mabago. Kaya nga ako, advice ko niyan kay Secretary Anyo, alam ni Kapitan Bubot ito, Yusik Bubot Badula, Binyo, na para tayo masenso bilang mga barangay, lalo ang yung DILG para makakuha ng personal information, i-develop po natin yung advisory council ng mga barangay. Ito yung ginasabi ko sa inyo, magagaling na kapitan. Through experience, no? Bigyan namin ngayon, Quezon City sa Super Cup. Quezon City, si ano yan? Kapitan na si Super Cup, ano ba ito? Balmusina, Chito Balmusina. Si Konsihal Rani Ludovica. Ito yung mga kapitan na may pinakita na tama na approaches sa barangay administration, barangay governance. At marami pa yan. Okay? Mandaluyong, Kapitan Dani Ocampo, si Kapitan Guyog, Posadas. Posadas. Yung kanyang mga approaches. Yes. Yung kanyang mga unorthodox approaches. Okay? Si Beng Amoraw ng BF Homes Paranaque. Alam mo, iyakin dati yun. Pupuntayin dito, iyak ng iyak. Mm-hmm. Di niya may patubad yung patas sa lugar nun eh. Dahil mayayaman yung tao ron eh. Totoo yan. No? Hindi niya ngayon masabi yung karapatan ng barangay over the homeowners. Yes. Kasi tiwali naman yung ang organization ng barangay na kaya ngayon lang naayos. Oo, ngayon. And then, Kapitan Bugilab, ganun din ang problema nila noon, yung homeowners versus the barangay. Kaya kami nagkakilala. No? Kapitan Bebot Cruz ng Caloocan, banggaan din kami noon dahil yung salitang power of recall. No? At sa kanyang lumabas sa bibig niya yung ang barangay is the most confused, used and abused barangay official. Okay? Namatay na ba siya? Patay na po, inambus eh. Kapitan Bebot Cruz, Kapitan Rolly Corpus, yan yung mga barangay natin, sinasabi natin na pwedeng ipunin to ni Yusik Anyo eh. Secretary Anyo. Dapat tignan kung sino sa 42,036 barangay captains ang matitino. Sa bawat sa bawat region, pwede ka bumili eh. Nakakatakot, baka 36. Di ba? Yung sinasabi natin, Kapitan Bert Guevara, tungkol sa barangay sa yung 9003. Mm-hmm. At saka yung yung merong mga nagawa. Yeah, maraming nagawa talaga yan. Parang example.
De, kaso, kung ngayon ka mamimili, parang wala ka, ako wala akong makita kasi kapag dumadaan ka, ilang syudad ang dinadaanan ko araw-araw, papasok tsaka pauwi ng ano. Uh-huh. Etong apat na syudad na to, makikita mo, puro pagmumukha na nung isang buong ticket slate nila for barangay uh-huh. election, parang yun na yung inaatupag. Uh-huh. Pero makikita mo, ang daming basura, ang daming mga kung ano-ano sa kalsada na dapat wala naman doon. Mm-hmm. So parang pala it always boils down to pamumulitika, etc. Kasi ang basura, kung ako tatanong yun sa basura sa barangay, trabaho to ng neighborhood eh. Mm-hmm. Di ba? Sa bawat lugar may puro cleaner eh. Pwede ka mag-develop doon ng mga nani na walang ginagawa. Tama. Sila magwalis eh. No, madaling yeah. gawin mo yun, pero ewan mo ba din na ma-implement? Hindi, ngayon kasi ang ginagawa, parang binibigyan ng hanap buhay. Kahit na yung mga naging street sweeper, mostly mga kababaihan para makuha ng trabaho. Tapos mga ilang oras lang, hindi naman binibigyan ng full salary yun. Parang semi-volunteer. Mm-hmm. Volunteer sila, pero may kita. Parang gusto na pa ng bahay ko, Tita Cora. May nakaupo doon ng bata, si Rodel. No? Na may kapansanan yun eh. Si Rodel, nakaupo lang siya doon, patambay-tambay. So, binigyan ko siya ng walis at saka ng daspan. Ngayon ko nakita mo yung tindahan na yan, ang ganda sa baka sa lugar nyo, sakop na yung harapan ko, walisin mo lang yan every morning. Saka afternoon, linisin mo. So, every week, meron siya 100. No? 400 a month. So, yung kanyang pagwawalis, wala naman 5 minutes eh. Kasi maliit lang yung lugar na sa yung harapan eh. Kung ano yun, ayun, i-duplicate mo doon sa kahabaan ng kalsada, hindi linis sana. Di ba? Ganun mo yung mga barangay ko eh. Kaya lang iba nga, wala kasing inisyatibo. Yes. No? Asa na asa sa gobyerno. Oo. Lahat parang kailangan sagutin ng pamahalaan yan. Kapitan Del Barrio, El Kapitan Tony Arevalo. And sa ating mga taga-bakinig, mga barangay ko, yung sinasabi ni Tita Coray at saka ni Kapitan Daniel Campo, no, na masyado ng lahat ng burden na sa DSWD. Yes. Okay? Pero ang mapapansin po ninyo, lahat din ng burden na sa barangay. Pero wala namang ginagawa ang barangay. De, yun nga yung sinasabi, bago tayo... Ayun sa DILG makakasagot niyan. Yes. Ang problema naman ng social worker, nung nakikipag-usap ako sa DSWD, no, parang kaya napapakawalan din yung bata eventually, hindi proper yung turnover ng barangay. Yun nga, may disconnect silang dalawa. Pati pulis. Yes, oo. No? Ang masakit ito, Cora, hindi alam ang gagawin ng pulis. Ah, ewan ha, hindi ko maano kung... Ano ba ang tamang procedure? Ganun yun eh. Mm. Yung turnover. Pag-rescue mo sa bata sa kalsada, dapat may step-by-step ano yun eh. Mga procedure para maayos at legal. Dito, Cora. Ako nga personally, sabi ko, ako interesado maging miyembro ng Lupon. Uh-huh. Dahil sabi ko, dahil sa karanasan ko, naging sekretary ako ng social welfare, pero siyempre, maasiwa akong bagay yung barangay pag sinabi ako dati yung DSWD secretary, magiging miyembro ng Lupon. Uh-huh. But I can help train the people na magiging miyembro ng Lupon. Di ba siya sa iyo dito, Cora? Hindi porque judge ka o general ka, hindi ka na pwedeng tumulong sa barangay. Yes, at saka magiging volunteer ka. Huwag niyong tatuhin ako na dati akong Secretary of Social Welfare. Tatuhin niyo ako na miyembro ng barangay na gustong tumulong the best way I can. Ayan. Kasi isa sa problema natin, sa attitude natin bilang mamamayan, is this. Ang hirap humulagpos doon sa titulong hinahawakan natin. Yes, oh. Buti pa si Tita Cora, walang ka-ere-ere sa katawan. Oo. No, yung iba, pag sabing general, basta general siya. Kahit na general services. Baka naman ang takot nung ano, barangay, kumandidatong kapitana, manalo pa. Sa, yun yung sinasabi ko, hindi kailangan maging threat ka dahil alam nila, well, sa age mo, you will not even venture in that. Pero yung makakatulong ka dahil may kaalaman ka, dahil ako nga, meron akong gustong tulungan, kanina pinapunta ko sa bahay, sabi ko, para makausap ko kayo kasi may problema sa negosyo, gusto kong matulungan, edi nag-breakfast sa amin and then I advise them to seek a lawyer, to seek a doctor para dun sa kanilang kapamilya, edi nakatulong ka. Ayan. Okay, with that, magmaray, wala po tayong oras, ano? Pero by the way, bago tayo maghiwa-hiwalay, yung nagtanong sa akin kahapon tungkol sa issue, no, ng mga nangyari sa Pilipinas ngayon, nag-walkout sa mga estudyante. Again, uulitin ko sa inyo, mga barangay ko.
No, tapos Kapitan Danny kanina, sobrang demokrasya natin. Tinanggal nyo si Marcos for 27 years na mo naging diktador. But we were given 32 years and so many presidents na wala nangyari sa Pilipinas. Yes, tama. No? Pati infrastructure nasira. Pati yung mga infrastructure para sa Pilipino ay binibenta. Ha? Heart center, lung center, children's hospital. Alam mo ba binibenta nila yan? Na dapat siya magsilbi sa taong bayan at subsidize siya ng pamahalaan through PCSO and PAGCOR para libre ang mamamayang Pilipino. Pero ba't kinakwarta? Yan lang po mga barangay ko bago tayo maghiwalay ngayong hapon. Gusto ko lang linawin yung bagay na yan. No, for 32 years we were given the chance. Ha? Natikman yung demokrasya ngayon. But we abuse it. Dito ko lang. Meron lang akong break, of course, in fairness. Yung time ni Presidente Ramos, naging tiger tayo in Asia. Except na na-overrun tayo ng takeover na. Economic events. Pero sa kumbinsido ako na hindi naman ang sagot si Presidente Ramos lang. Ang sagot ay dapat yung mga taong bayan mismo. Yung tao mismo. Magsisikap. And how we spell discipline and abuse. Okay, go tayo, Patrick. Nako, binabati ko bago tayo magtapos si Dane Aquino and Grace Garcia. Magandang hapon, mga kaklasiko sa Ateneo yan. Para sa isa pong matino, mahusay at maasang public service, Patrick, umali po hanggang sa susunod na Sabado, mga kaibigan. Ganito ko. Ipanama po natin ang pinakamarubdum na pagmamahal sa bayan sa pamagitan ng ating paglilingkod sa ating barangay. Mag-volunteer po tayo. Let us make volunteerism truly the Filipino way of life. Maraming maraming salamat po. Alam mo naman ang ating kasama, Atty. Roger Baray Basco, at ang ating nakapanayin kanina, ating kasama pa rin, Kapitan Danny Ocampo, ang inyong lingkod ka, Atty. Arevalo, nagsasabi po na kung kayo po'y punong-puno ng mga alinlangan at katanungan sa buhay, huwag na huwag po tayong matakot, mga kabarangay. Just let go and let God. With that we say bye-bye. We love you. Kapitan Del Barrio, El Capitan Tony Arevalo. Kapitan Del Barrio, El Capitan Tony Arevalo.